nandyan ba kayong lahat? Audio check muna tayo, no? Medyo nandito tayo sa ibang lugar, so I just want to make sure na naririnig po ako. Please, type 1 po kung naririnig po ako at nakikita nyo po ako ngayon. Naririnig nyo po ba ako? Type 1, ayan. Ay, okay, okay. So may nagta-type 1 po, ano? Okay. Sige, naririnig daw nila ako. But bago ang lahat, let me say na I am very, very happy to see all of you. 125 participants as of the moment. Diba? And yung mga tao na wala pa dito, no? Please, paki-message nyo na po sila. Paki-tawagan, diba? Paki-message mo yung upline mo, yung downline mo. Diba? Kung nandyan pong hindi pa siya naka-login, please make sure na nandito siya sa Zoom natin. Because tonight, no, marami po tayong matututunan. Diba? So, ano po ba yung MTS? Sino po dito yung first timer? Yung first time po na maririnig or makaka-attend ng MTS? Can you type 2 kung first time mo makaka-attend ng MTS today? Please comment. Okay. Hold on. Okay. Ayan. Type 2 kung first time mo mag-MTS. Wala bang mga first time dito? Ayan, meron daw. Medyo hindi ako sanay dito sa AirPods. Paano ba ito ginagamit? Okay, hindi ko ito normal na ginagamit. Pero naririnig naman ako, dare-derecho, no? So anyway, no, ano po ba yung MTS? So it's Meet the Spartans. Dito, we are actually bringing out the best of our homegrown Spartan talent, Spartan leaders, and we're learning from their own experiences. So, ito mga kwentuhan lang to. Kwentuhan na may katuturan, diba? Sabi ko nga, gusto ko magaan lang to start your Monday, diba? Kung merong Monday motivation, merong Meet the Spartans, so that matuto tayo from the people that we're gonna interview tonight. Diba? So sa mga members na nandito, can you shout out your team? Shout out muna tayo, 'di ba? Para naman ma-shout out natin yung mga teams. Please comment kung ano yung mga teams ninyo, 'di ba? Nandito ba ang of course, Spartan Warriors nangunguna, Spartan Warriors, Spartan Alas, Blaze, Abundance Empire, Spartan Superstar, US Zen. Invincible, Empire Invincible, Team Shelby, of course, nandyan din, Alpha Warriors, US Gen, Blaze, ay, dami na, grabe, Blaze Achievers, okay, from Jeddah to Pinas, nandyan din. Okay, if you're wondering po, mga kapatid ko, nasan ako, no, nandito po ako sa Tagaytay, we are celebrating my niece, Nisa's birthday, nandito po yung buong family. Pero ganun kaganda yung negosyo natin, no? Pwede mo siyang idalhin kahit saan. Pero gusto ko magtanong, may mga nagkakasayahan kasi dito eh, mga nag-video ko eh, naririnig nyo ba sila? Or is it distracting you guys? Malakas ba yung mga nag-video ko sa, ano, sa kabilang, anin sa sala? Naririnig nyo ba yung nag-video ko or hindi? Hindi po, ay, taray, di ba? Mataray itong ano ko, itong AirPods ko, medyo may voice cancellation or noise cancellation siya, di ba? So, ganun pala talaga pag medyo, ano, kakaiba yung AirPod, yung nilalagay sa tenga, nawawala, noise cancellation pala yung tawag doon. So, anyway, di ba, sino ba yung mga i-interviewin natin tonight? Di ba, nandiyan na ba sila? Nandiyan na ba sila? Hindi ko alam kung nandiyan na sila kasi galing pa sila ng Bataan. Diba? So, 5 days to go and this couple has been grinding. Diba? From Luzon. Diba? Iniikot ang Luzon. Nasa Bataan sila ngayon and I think Joms is coming back to Manila. I think nagda-drive pa siya. But I think Alay is on the Zoom na rin. But sino ba tong dalawang to? No? So, itong dalawang tao na to, diba? Sila po yung kauna-unahang tao na naniwala sa akin. Okay? Sa negosyo kong to, sa iFriend Business. Diba? I could vividly remember kung paano kami nagsimula.
diba? And tonight, kung paano ginawa or kung paano pinalaki yung isa sa pinakamalaking grupo. Actually, ang pinakamalaking grupo ng Spartans, paano siya pinalaki itong couple na ito? Diba? Sino dito yung gusto rin magkaroon ng more than, ng almost 10,000 people sa ilalim nila? Diba? Sino dito yung gustong magkaroon ng ganong kadaming downlines or leaders or members sa ilalim nila? Pwede po bang mag-type 1 or Spartans Mindanao? Hello! Hello! Hello po sa inyong lahat! Diba? So, sino dito yung gusto? Diba? O, type 1. Ayan, dami nga type 1. Ayan. Siyempre, lahat po tayo, no? Diba? Lahat po tayo. Nakilala ko tong dalawang to. We were, I believe, 2019. When I was starting in IFR in 2018-2019. And I've seen the growth of this couple. Hinihintay ko lang yung cue nila kung pwede na tayong magsimula. Diba? Pero, bago ang lahat, diba? Hold on. Okay. Bago ang lahat, diba? Again, gusto ko lang sabihin na lahat po kami nagsimula rin katulad po ninyo. Nagsimula kami na na-invite, na pinag-training, diba? Na kinulit, na sumali sa, wala pa kasing Zoom nun eh. Diba? Wala pang Zoom nun. Puro ano lang, puro offline, 'di ba? Pupuntahan namin, 'di ba? So, dati pinupuntahan namin sila sa malayo sa Quezon, 'di ba? But itong Meet the Spartans po, no, sobrang appreciated ko tong Meet the Spartans because I am learning so much from the people, from their very own experience. Kasi mas maganda yung experience yung na-share sa atin, 'di ba? Kaysa naman yung puro theoretical, 'di ba? Puro motivation, puro quotes or motivational quotes, diba? It's better to have an understanding doon sa real experience of real people. Diba? So, nandyan na ba si Joms? Alay, can you confirm if nandyan na si Joms para we could start? Okay, nandun na daw siya. Okay, pasensya na guys. Again, it's 5 days to go, kaya grind pa rin. Dito, paano ba to? Sorry, ano ako eh. Tawag dito, hindi ako masyadong familiar sa... Okay, yan. Okay. Okay. So, di ba... So, nandito na daw yung ating special guest tonight. Again, no, itong dalawang taong to, hindi man kami lagi nag-uusap, hindi man kami laging magkasama, but we know in our hearts na, tawag dito na alam namin kung gaano namin kamahal ang isa't isa because kami yung naging foundation at kami yung unang-una, kami yung nagsimula, diba? Kami yung nagbangon, gumapang at ginapang yung buong Spartans. If I will say it bluntly, no, without these two persons, hindi magsisimula yung success ng Spartans. Diba? So, it's my honor and it's my privilege to introduce to you, diba, the two person I trust so much also. Diba? Without further ado, please watch the video and help me welcome Senior Field Vice President Upline Jomari Jorado and of course Field Manager Eliza Vargas. Please watch this video. Ayan, nalaglag.
Ayan o, grabe, diba? Parang mga si ano, si pangalan nito, si ang pangalan, J.M. de Guzman. Pero, again, without further ado, Spartans, please help me welcome, diba, the next Presidential Director of Spartans, upline Jomarie Jurado and upline Aliza Vargas. Nandyan ba kayo? Nasaan kayo? I cannot see you guys. Ayan! Hello! I'm fantastic morning! Nasaan si Alay? Di ko siya makita. Aliza, where are you? There! Okay! Akala mo pareho silang nasa isang lugar, no? Pero alam ko nasa magkaiba silang lugar. Ay, fantastic morning sa inyo. Kumusta kayong dalawa? Good morning, upline. Ay, fantastic morning. Lab, pa-unmute nung sa'yo. Ayan. Ayan. Ay, fantastic morning, upline. Hello po sa buong Spartans. Ayan, okay po ba ang aking audio, di ba? All the way from Bataan, di ba? Nakikwarto pa po ako, no, sa aming pong new life po dito sa Bataan, di ba? So, hello po. Hello. Okay, so kung saan sa ako, nasa south ako. Si Jones, nasa ano siya, nasa east, sa Pasig. Si ano naman, si Alay, nasa norte. Diba? So, ganun ka din de, yung iPhone business, kahit saan ka pumunta, hindi ka tatantanan. Pwede ka pa rin magnegosyo. So, grabe, no? Gusto ko lang, ano, bago tayo magsimula, diba? Bago tayo pumunta dun sa mga seryosong kwentuhan natin or seryosong mga tanungan, meron lang akong gustong ipakita sa inyo. Diba? Sa mga nandyan po, no? Siyempre, ang ngayon, ang nakikita niyo na lang is yung mga resulta nila upline Aliza and upline Jomarie Jurado, diba? So, hindi nyo alam kung sino, lalo na yung mga pandemic babies, yung mga hindi namin kasabayan, diba? So, meron akong gustong ipakita sa inyo, diba? And I'm sure, diba, matutuwa kayo dito. And gusto kong hingin yung reaction, diba? Live reaction nitong dalawang to. Diba? I would like... Baka mayak ako dyan, ah. Gusto ko lang i-share, diba? Itong mga ala-ala, next naman, ala-ala, diba? Itong mga memories namin before. So, siguro pag pinakita ko to, bigyan mo lang ako ng siguro 1 to 2 sentences, Joms and Alay, kung ano yung masasabi mo sa picture na to. Ayan! Naalala mo ba to? Grabe. Diba? Sino sila? Diba? Grabe. Yan po yung ating... Naalala mo ba to, John? Kung saan to? First RBA sa Gumaka. Okay, zone. Grabe. Wala pa ang lahat, di ba? Wala pa ang Rolex, wala pa ang damit, wala pa ang Louis Vuitton. Grabe, apply, no? Baka umiyak si JM. Naka-G-Shock pa ako dyan. ito yung mga panahon na pinipilit pa namin si Joms na magsapatos. Alam niyo po ba si Joms ayaw niya magsapatos? Lagi lang po siyang naka-crocs. Crocs ba yun? Yes, upline. Yan, lagi lang siyang naka-crocs. Ito yung first ever namin sa Gumaka Quezon, di ba? RBA po ito. Di ba? Next, di ba? Meron pa yan. Oh, pack. Grabe. Di ba? Ang gaganda na, ang ganda ko dyan, ang pogi-pogi pa rin ni Joms dyan, di ba? So, yan na-apply yung ano, yan na-apply yung pandiinan ko nun eh. Todo ni Joms. Di ba? First ever RBA and then inimbitahan natin si upline Ken Pierre, di ba? First time na bumaba si upline Ken. Yes, I remember, si Ken pa yung nag-drive papunta dyan. Diba? Tapos after nun, RBA talaga diretso. And last but not the least, of course, yes! Yan! Grabe yung glow up natin, upline, no? Grabe! Diba? So, sa mga hindi po nakakaalam kung ano po yung, syempre, diba, ngayon, medyo natuturuan na tayo kahit pa paano magkilay. Yung kilay ko dyan, diba, parang hindi siya pantay, diba? So, yung mga itsura namin, talagang sobrang malayo kung ano na po yung meron kami ngayon, or, diba? So, anong masasabi mo sa picture na to, Alay?
ito pa yung ano, yung mga panahong wala pang pang pretty looks, ganon. Joke lang. Wala. Super ano, super na amaze ako, no? Grabe. Yung new line ko dito, kumatok sa kwarto eh. Sabi niya, "Ah, ikaw ba 'yon?" Nagulat siya. So, layo. Para ano, mo pa dyan. Ang kaya ko palang i-regalo yung ano ba yun, yung binibili sa Pandora. Yung Pandora. Mahal na yan para sa akin, 5,000. Yes, naalala ko yan, di ba? So, eto po, mga kapatid, no, para lang makita nyo, bakas may sasabi na, ano yan, mga mayaman yan dati nung pumasok sa iFern, di ba? Hindi po, kapatid, we were ordinary people na talagang ginapang nung nagsisimula pa yung Spartans. And totoo yung sinabi ni Upline Concon Lamsen, no, na nakakatuwa talagang balikan kung ano yung pinagsimulan natin. Siyempre, di ba, first lesson of tonight, di ba, na everything, minsan na natatake for granted natin yung mga meron tayo. Di ba? May it be big or small achievements that we have. But if we look back kung ano yung meron tayo before, di ba? If ako, personally, kung sino ba ako dati, di ba? Wale, di ba? I was nobody. Pero ngayon, di ba? Kahit papano, di ba? Sobrang ganda ng nabago sa buhay natin. Di ba, Johnson Alay? Napakalaki. Di ba? Diba? So, Johnson, di kayo nagpa-color ng buhay kasi pinagalitan ko. Hindi na. Parang kalawang. Para maging isda. So anyway, 'di ba? So wala lang 'yon, pang icebreaker lang siya, but sa totoo lang, no, I'm very excited na i-present yung kayong dalawa, the Grand Uplines of Spartans Empire. Sa mga hindi na, for sure everyone in Spartans knows you, both of you, pero sa mga bago na nandito, 'di ba? Can you give a little bit of a background? Kung ano ka ba prior to iFern? What was your background, di ba? Prior to iFern, let's start with Alay and then to Joms. Naka-unmute ka ba? Naka-mute ka. Ayan. So, ayan, no, prior to iFern po, ako po ay habang nag-aaral ng college, no, brand ambassadress po ako, 'di ba? So, yung promo girl, mas kilala kasi sa term na promo girl. So, kumbaga, rumaraket ako habang nag-aaral ako ng college, no. So, 2-5 per day, 'di ba? So, 2-5 per day, pwede na, di ba? Kung single ka, di ba? Kung wala kang jowa at kung wala kang anak. So, yun po, hanggang sa, after ko makagraduate, ayan na, pumasok na si UpJM, no, sa buhay ko. And then, ayan, tuloy-tuloy, papasok na niya yung iFern dyan. So, ayun po. How about you, Upline Joms? Nakamute ka, wala kang mic. Ayun. So ayun, before ako OFW, then nung nag-uwi na ako sa Pinas, ayun, nagtayo ng bar, computer shop and lending. 'Yon. Yes. So si Upline Joms, ever since nung nakilala ko siya, talagang meron siya mga negosyo sa probinsya, 'di ba? Normally naman sa probinsya ang mga negosyo, mga maliit na kainan, bar, nagpapa-lending, 'di ba? Pero nakalimutan mong sabihin na dati kang gunman. De, charot. Ating idlum. So, prior to iFern, yun pala yung background nyo. And paano naman kayo na-invite sa iFern? Ano yung, siyempre si Alay, kay Jom siya, but paano kayo na-introduce? And kailan? Ayun, paano sa amin na-introduce si iFern? 2017 pa lang, ni-invite na kami dito nila Upken and ni Upline Alexis. So, nag-usap kami dun sa galeria. Then, hindi ko siya pinansin kasi pagod na nga ako sa networking, pagod na ako sa magawa ng power, payaman, grabe. Sabi ko, ang gusto ko lang, nabanggit nila sa akin, may investment. Akala ko, pag nag-invest ako, yun yung pina-explain ko sa kanila eh, na pag naglabas ako dyan ng ganitong amount, kikita na ba ako? Hindi daw gagalaw pa rin. Sabi ko, mag-i-invite pa rin ako. Sabi ko, okay. So, inayawan ko siya. Then, 2018, nakita ko na kumikita na naman lang si Upline Ken and Upline Alexis na kami naman na nalugi na sa negosyo namin. Gusto ko nang
gusto ko yung kinikita nila. So nag-PM ako hanggang hindi na nila ako pinapansin. Nag-PM ako sa lahat ng upline. Dapat ako ay legendary. Yeah. Yeah, so hindi na tuloy. Sabi ko, tapos nakita ko yun kay Upline Jelly. Inawardan siya dun sa Mega Mall. No? Sa team builder. Diba? So kumikita na rin. Then sabi ko, game na ako. Gusto ko na pumasok. So ayun, napajoin na kami sa iFern. Kasi noon time na yun, wala na kasi kami pinagkakitaan, mga anak na si Alay. Yan. Kaya napapasok na kami kay Ivern. Yeah, sa mga nagtatanong kung bakit kilala namin, kilala niya si Upline Alexis and si Upline Gentieri, it's because magkakasama po kami sa previous networking company. Diba? Diba, Alay? Do you want to add something before ako mag-ano? Yes. Yon. So add ko lang din kung ako naman paano ako na-introduce. Syempre given na yun nga kakilala na ni Up JM sila Up Alexi, sila Up Jelly, sila Up Ken, 'di ba? So ako naman ako kasi nadagdagan yung excitement ko nung napagaling nung product yung dad ko. Kasi yung time na yon parang syempre parang ikaw bilang kakatapos mo lang ng college, 'di ba? Parang andun ka pa sa excitement ka. Ay, parang excited ka. May excitement ka na makapag hanap ka ng trabaho. Pero nung nakita ko na yung produkto, grabe, planning for operation na yung dad ko noon. So, instead na yung pampa-opera, di ba, pwedeng doon na sa family package, that's why kumuha kami ng family package. That's why yung buong pamilya namin may account, even yung baby, si Joaquin, no? So, yun. Then bumaba na sila Upline Allen, ay sila Upline Jelly, sila, di ba? So, from, yun nga, kaya for me, no, kung yun nga, pag binabaan ka nung upline mo, seize the moment, enjoy the moment, kasi sobrang mamimiss mo siya. Diba? Kaya yun, bless ka pag binababaan ka ni upline. Parang nagparinig ako kay Upline Jelly, diba? Nanamimiss siya, diba? Actually, no, tawag dito, first lesson of the day, diba? So, second na pala kasi may first lesson kanina. Naalala niyo yung sinabi ni Upline Jom? So, kanina, ini-invite siya, 2017. Tapos, nung ready na siya, hindi na siya pinag-invite sa kanya. Alam niyo po ba, mga kapatid, no, sa mga nandito, no, darating kayo sa point, ngayon, hirapan kayo mag-invite, no, nahirapan kayo mag-set ng schedule, di ba? Kasi ayaw nilang pansinin kayo, ganyan. Pero alam niyo ba, darating yung point na sa'yo na yung mamimili kung kakausapin mo ba siya o hindi. Ayun ba, gusto ko nang kausapin to, ayoko yata, di ba? Sinanggihan mo ako, di ba? So, ayaw ko sa'yo. Parang ganon. Pero I don't think ganon naman yung reason nila. Siguro super busy lang. Di ba? Hindi, Plain, kahit yung office, hindi ako nireplyan. Nireplyan nila ako, SFBP na ako. Gusto ko pa magpamembra. Sabi ko, SFBP na po ako. Diba? Guys, sa totoo lang, yung posting is very powerful, the third lesson, no? So, nakita ni Jobs na nagpo-post kami, diba, about our iFern business. Hindi naman kami yung first choice niya. Ang first choice niya talaga is yung unang taong nag-invite sa kanya. But then, since mahipag ako mag-post, so nakikita niya yung post ko na, diba? And magkasama ko yung upline niya, no, ni upline Juliet, Upken, naka-block, no? Yung team builder ka lang. Nag-team builder kami. So, just imagine, no, maraming lesson dun sa mga sinabi nila kung hihimayin nyo po, no. First, of course, yung product also, di ba? Naalala ko si Joms, ayaw niya pang sumali, pero nanghihiram na siya ng product. Di ba? Bibili siya ng product, I believe. Pinadala niya ako apply ng Ferndy. Yes, parang kung may meron siyang prospect na nabibili lang ng product or magta-try lang ng product, wag mong hindi pansinin. Kasi yung mostly lalo na pag malaki na yung kinikita, kapag product lang yung hinihingi, 'di ba? Or magta-try lang ng product, ayaw mo nang kausapin kasi nga gusto mo mag-member agad. 'Di ba? Pero kung hindi po namin pinansin si Joms, wala pong empire ngayon. Diba? Dalawang so, Ferndy na 120. Dalawang 120 na Ferndy. And dun po nagsimula lahat. Naging 10,000 po yung tao sa ilalim nila. So, ganun po kaganda. Diba? There are a lot of things na pwede mong matutunan dun sa scenario kung ba't sila na-invite. But, diba yung Spartan's Empire,
I believe it was the first team talaga na nagkaroon ng name under Spartans, di ba? So, can you tell me something about the story behind the name Empire? Bakit Empire yung sinabi? Bakit Empire yung pinangalan mo sa Spartans Empire? And what was your team goal nung nagsisimula pa kayo? Ayun, Apply, nung nag-meeting tayo noon, nung tayo-tayo pa lang sa Messenger, wala pang Zoom. Ang pinag-usapan, ano yung name nung, ano, nung team. So, nabanggit yung ano, nasabi yung Spartans. Sabi ko, okay, yun naman yung team talaga natin dati. Then, di naman inaasahan na ano, lumalaki na yung sa core mo, yung bawat team. So, kailangan magkaroon na ng bawat team. May kailangan may name na. So, yung naisip ko sa Empire, kasi ano, sabi ko pwede, maganda yung Empire kasi nga ang tingin ko sa kanya malaki. Then Emperor, 'di ba? So sabi ko okay. Kasi pagka magbi-build ka ng Empire, may Emperor talaga. So meaning bawat ano, naisip ko bawat lugar no na magkakaroon talaga ng team ng Empire then sa international, 'di ba? So yeah. Ano 'yun, nagsimula lang siya sa usapan, sa plano. Hanggang eto, nangyari na nga na bawat lugar and bawat bansa nagkakaroon na ng empire. Iyon. Mayroon ka bang ano input doon kung bakit empire yung pangalan nyo, Alay? Or nakiyas ka na lang? Kasi, di ba, nakwento rin kasi sa akin ni FJM before na empire talaga yung dream niya doon sa ibang company, di ba? Pero, yun nga, pangalan lang meron pero walang grupo. Walang grupo. Dito nangyari walang yung grupo. Yes. So, tsaka, sige, Apay. Go ahead. So, yung ano, naalala ko din on app, no, maadagdag ko lang doon sa tanong na yun nga, yung goal kasi from Empire, di ba, syempre may mga goal din kami, eh, naalala ko noon yung first event kasi namin dito, awarded kami noon as associate, big event siya ha, imagine, associate and builder. So, talagang bonggang-bongga yung outfit namin, di ba? So, habang andun kami, since wala pa kaming grupo, di ba, ang tanging goal lang namin is yung, alam niyo, magkaroon kami ng kagaya namin na associate, kagaya namin na builder, and hindi mo pala mamamalayan na given na nalalaki yung grupo mo kung ganun yung goal mo for your team. So, ganun yung mga goal namin ni Upline JM. Hindi kasi ako sanay na Upline JM eh. Diba? Siyempre, jowa mo yan eh. Diba? So, alam niyo tama yung sinasabi ni Upline Alay kanina, no? The first ever event po namin, no, na inattendan, ang award ko noon is field manager, tapos si Upline Joms and Alay. Joms, Upline Joms is builder. No, ikaw builder ka. No, builder. Alay, associate siya. 'Di ba? So, imagine guys, no, why is it important kung bakit associate pa lang at builder? Eh bonggang-bongga na yung outfit. 'Di ba? First time ko mag-coat. 'Di ba? Oh, 'di ba? Sa iPhone, nagpaano pa kami, talagang may pa kaming photographer, nagpa-ayos pa talaga and everything. Kasi every rank that you are getting, it's a success for you and a milestone for you. And yung mga nasa iFern, alam nila na 11 cycles lang yon or 10 tao lang, di ba? But yung mga nasa labas, na makita ka na nakasash ka, na inawardan ka, na umakyat ka sa stage, inawardan ka ng associate, malay ba nila na 11 pairs lang yon? And it's part of your marketing. It's part of how you will market yourself and your business. Diba? Ang maganda nga kay iFern, every step of the way, ina-awardan tayo. Diba? Ina-awardan. So, yung Spartans Empire, no, naalala ko, sinasabi ko pa nga, parang ano, huwag na nga tayo magpangalan, mag-GC-GC pa, apat lang tayo, huwag na tayong gumawa ng GC. Diba? Ganun kasi. Ngayon, ayoko nang gumawa ng GC ng lahatan kasi ang dami na, pang-anim na yata yung GC. Ngayon, sobrang dami na. So, talagang darating doon yung moment mo, di ba? So, yung Spartans Empire, syempre, ang tagal na ng Spartans Empire, 2019 din, no? Kung gano'n ako katagal, ganong katagal na din yung Spartans Empire. So, for sure, hindi naman siya laging Pasko. Hindi naman lagi siyang masaya. Hindi siya laging, alam mo yun, milestones after milestones. Di ba? So, can you share, diba, what was the most challenging moment, diba, of your iFern journey, personal mo, and of course as a team, and paano mo na-overcome, diba? So, sa mga nakikinig po na nandito, no, syempre, again, for us,
to earn for them to create a 10,000 people under their team to get more almost more than 10 million pesos income, 'di ba, sa kanilang dalawa. Hindi po 'yun madali. So of course, meron silang mga pinagdaanan. And tonight, mag-share sila sa atin and I hope we could learn from this. Para kung pinagdadaanan mo man or pagdadaanan mo, 'di ba, meron ka ng guideline. So unahin natin of course Upline Jom. Challenging sa amin nung nag-start kami sa province. 'Di ba? So wala pang ganito online, lahat talaga nagdo-door-to-door kami. Then wala kaming pakialam, basta kahit may makausap lang kami. So every day, latag kahit standard or kahit wala, basta may mabenta kami, 'di ba? So yung first 7 months namin dito, medyo okay. After nun, no? Parang naging stagnant na kami na dun naka-stick na yung income namin, hindi na siya lumalaki, wala nang grow, 'di ba? So dito pala maraming gustong kumita, maraming gustong yumaman, pero hindi willing mag-sacrifice, 'di ba? So yun yung hindi ko matanggap dati na nandito na, bakit hindi pa ituloy, 'di ba? So pinipilit ko yung tao. 'Di ba? So doon kami natagalan, doon kami na stack up. So nung nakinig kami kay Upline na luwas kami ng Manila, 'di ba? So lumuwas kami, 'di ba? Yung maraming challenge kasi nung training niluluwas pa namin yung grupo namin kasi para makita lang yung event. 'Di ba? Kasi bakit? Doon kami male-leverage. 'Di ba? So hindi naman willing talaga lahat yung iba. So talagang binibitbit namin yung gusto. Then naka-experience kami na natutulog kami sa Metro Walk sa parking. 'Di ba? Para lang maka-attend kami ng training, para maka-attend kami sa event ng office. 'Di ba? So marami. And ano pa ba yung hindi kami mahirap mag-expect sa tao. Naiisa ng mindset, 'di ba? So sabi sa kanya Upline, laging kinig lang kay Upline. So nainig ako na isolate. 'Di ba? Isolate lang yung yung taong gusto sumabay, 'yun ang hilahin mo. Then pag ayaw, okay, sige. And pag matigas ang ulo next. 'Di ba? So yes. Bye. Sabi ko, next na, ganun. Bye, diba? If you don't want, bye, ganun. So, ayun eh. Maraming challenge sa dumating sa amin, hindi lang namin piniling mag-stay doon sa mga challenges. Kasi parang sabi ni Upline, no, na yung nararanasan mo yan, temporary lang yan, huwag mong tambayan. Diba? So, laging mayroong kapalit na masarap yan. So kami, yung sitwasyon lagi namin na pag kami nahihirapan, alam namin, masaya na kami sa kasunod. Kasi alam ko masarap yung kasunod eh. Diba? So, dati na-experience ko nung kami ni Upline, friend na kami nito ah. Nangihiram pa kami ng gatas ni Joaquin. Diba? Walang iiyak. Pag-uwan-tuwan lang tayo. Naalala ko lang yung biruin nyo, iFern na ako noon. Sabi ko, akala ko ba dito sa iFern, yayaman talaga kaagad na mabilis. Diba? So, bakit kami nakaka-experience ng ganito? Diba? Kumikita na kami noon, 6-digit. Pero, naka-experience kami ng ganun na panggatas lang ng anak ko. Diba? Upline, pera muna ako, 5,000. Kailangan panggatas ng anak ko eh. Friday, ibabalik ko rin. Diba? So, yun pala, meron pa rin kapalit na masaya. Diba? Nakikita rin lang kami dati kay Upline noon. Sa bahay niya, nado kami sa kabilang kwarto, 'di ba? So yung alam niyo 'yun, yung sitwasyon namin dati nang hihingi ng panggatas, hihingi ng tulong kay Upline Jeline, nakikitira sa kanila. Ngayon may sarili na kaming etong bahay din sa Greenwoods, 'di ba? Then yung gatas ng anak ko, wala na akong problema. Basta ubos na yung gatas niya, bumibili na kami. 'Di ba? So ayun lang yung sa akin. Yes. Paano tayo mag-move on sa pag-iyak mo? Charot. Yes, no. Grabe talaga. Alam mo, naalala ko yung mga time. Totoo po yun, no? Na napakaswerte ninyo, yung mga nandito, na ang trainings natin pwedeng online. Pag hindi ka pwede, pwede mong paanorin sa Facebook ulit. When we were starting, yung mga taga-probinsya, kailangan nilang bumaba. Kailangan nilang umalis ng alas 3 ng madaling araw para lang umabot sa event.
magbabayad kami ng van, ng pagkain, 'di ba? Para lang mababa yung grupo. So again, no, it's all about gratitude on what you have right now, 'di ba? All about appreciating kung ano yung meron ka at binibigay sa inyo ng upline mo. Yun pa isang reason, no? Again, ito ano, kwento ko to dun sa mga past 2 trainings ko this Saturday and Sunday, no? Na yung mga taong dinerek mo, kapatid, kung ikaw, meron kang dinerek, meron kang in-invite dito kay iFern, wag na wag kang papayag na wala silang kitain. Diba? So, yes, dumating yung struggle nila. Naku po, talaga, sobrang dami. Diba? Tumira sa bahay namin. Diba? Muntik pa maghiwalay. Alam mo? Diba? As in lahat. Hindi lang iFriend yung relationship. Ganon dapat yung relationship mo doon sa taong naniwala sa'yo. Ikaw, Alay, what's the most challenging part of your iFriend journey? Personal and about your team also. Ang dami na sabi ni Upline JM, di ba? Wala kaya, charot. Hindi, joke. Siyempre, perfect. Sa akin, upline, siguro add na lang ako, di ba? So, sa amin, alala ko noon, dati, if ngayon may kotse ka, di ba, given na may kotse ka, swerte ka, kasi nung nag-start kami, grabe, nanghihiram lang kami ng kotse sa family ni Zoms. Diba, nakikihiram lang kami ng kotse, and tama yon, balikan kami from Atimonan to Manila para umatay ng mga training. Yun yung mga challenges namin sa iFriend journey namin, and yun, yung parking lot, yun, sa Metro Walk, no? Kasi meron kaming kausap na maaga sa Mega Mall, eh, hindi pa namin afford, no? Magbayad ng pagstayan namin, di ba? Mag-check-in. Kasi, di ba, nagsisimula pa lang kami. So, paano ba namin siya na-overcome, di ba? Siyempre, lagi namang may solusyon. Simple lang naman, di ba? Sumunod lang kami sa sistema. Sumunod kami kay Sir Tom, di ba? Sumunod kami kay Upline Jalay. Kasi, di ba, sabi nga dito sa iFern, dito naman wala naman tayong sekreto, eh, di ba? Dito meron sistema. So, yun lang. iFern system is the key, di ba? So, yun lang. Pabebe lang ako, diba? And something that you have to you have to catch on the conversation that we have, no, mga nandito, something to note is, you know, not giving up, no. Everyone naman may kanya-kanyang may kanya-kanyang challenges, 'di ba? Baka sa'yo, normal na sa'yo yung nagko-commute, 'di ba? Normal na sa'yo yung nakikitira, 'di ba? I mean, lahat tayo merong challenges sa life natin. It's just how you handle it and kung magpapatalo ka ba dun sa challenges. So imagine niyo kung nung time na nagkaka-problema sila, nag-stuck sila. 'Di ba? Ayoko na, hirap pala eh. Kailangan ko pang pumunta doon. Ayoko na, alis na ako, hindi ko na kaya. 'Di ba? Tigil ko na 'to, it's not worth it. Pero kung tumigil sila, walang Spartans Empire ngayon. 'Di ba? Walang Jones and Alay ngayon. 'Di ba? Walang kahit ano ngayon. 'Di ba? So again, it's all about not giving up. 'Di ba? At tuloy ka lang, 'di ba? Matatapos din 'yan. Sabi nga nila, this too shall pass. Lagi kong sinasabi dito kay La Jones and Alay, lunok lang. Yeah, lagi namin yung conversation pag meron silang problema. Ano ka ba? Lunok lang, para ka lang uminom ng tubig. Lunok lang kasi everything matatapos din siya. Yes. Diba? Tsaka, so, apply, yes. No, add ko lang, no? Tsaka yun nga, since malaki naman yung empire, no? Siyempre yung kasama namin sila. Then, ang naging challenge lang as a team, no? Kasi ang tanong ni apply is yung personal, diba? So, yung kanina, yun yung personal. And as a team, para ma-share lang din namin, no? At first, syempre, naging challenging kasi siguro yung iba dito alam na yung empire, most of them professionals, di ba? Yung ibang leader namin, we have doctors, we have attorney, then yung iba talaga mga sanay sila sa sales. So, paano ba namin na-overcome? Kasi nung una, di ba? Kasi di ba tayo, usually, ang tina-target natin talaga yung mga ganun tao, di ba? So, paano ba namin siya na-overcome? Kasi at first, no, naging challenge siya sa amin. Bakit? Kasi po, sino ba naman po kami, di ba? Galing lang kami sa province na hindi naman namin in-expect, no, dati talaga na may mga lalabas kami na leader na ganun. So, ang maganda lang dito, na-overcome namin siya kasi we listen and they listen as well. Dahil, yun nga, no, yung upline, no, we are blessed din ni UpJM kasi we have some leader na super humble
and willing to listen. Kaya yun, no, I know nandito sila, so yun, thank you kay Dr. Laura, nandito siya. So, yun, no, yun po siya, kaya na-overcome din namin siya. Yes, and sabi ko nga, diba, alam nyo, yung mga professionals, yung mga talagang may mga nasabi na sa buhay outside iFern, alam nyo, sila yung hinahanap natin. So, kung hindi mo pa na-overcome na kausapin sila, it's one thing that you have to. Kasi sila yung mga may kusang palo, may strategy na sarili, may plano na sarili, may goal. So, dapat i-overcome mo yon. So, like ko sinasabi kay Laalay, ano ka ba? Dito sa iFern, ikaw yung upline. Sa labas, pag gusto mo magpagamot, sa doktor ka. Kung gusto mo ng legal action or whatever, sa attorney ka. Pero pag iFern ang usapan, ikaw yung upline. So, ganun din po to everyone, no, na baka iniisip nyo, mahirap mag-handle ng mga professionals. Yes, sometimes, diba? Siyempre, mas magaling sila. But if you're very much willing to learn from them and to set the expectation na sa iFern, ako po yung upline. So, pakinggan nyo po ako. Diba? So, ganun lang naman. Very simple lang naman kay iFern. Walang ituturo si upline na mali. Diba? So, hello po, Dr. Laura. No? Diba? So, anyway, diba? Next question. Ano naman yung, syempre may challenges, diba? Ano naman yung pinakamasayang moment ninyo sa iFern as a team and of course as you know, as couple or as person, individual. Ikaw muna lang. Ako ba? Oh, sige, ako. So, ayun, sa masayang moment, ano, masaya din na malungkot eh, kasi nung dito, nung nasa iFern na, no, nung ginagawa na si iFern, makakapag-travel, di ba? So, yung sa Balisin, so masaya, malungkot din, hindi kasama si Alay doon. Yeah. Diba? Then, bawi na lang next time. Tapos yung ano, yung sa atin, sa Spartans, no, yung sa Alpalan, diba? So marami akong first time na ma-experience dito kay Ivan, na dito ko lang na naranasan yung ganon. Masaya. Kasi, na-excite ako kasi nung bawat pupuntahan natin sa Alpalan, sa Balisin, and expect ko na kaagad yung team ko, no, next time sila naman yung kasama ko dito. 'Di ba? Kasi ano eh, mahilig ako mag-imagine na yun, nakita ko yung Corny Upline Jelly nandoon, 'di ba? Magkakasama, masaya. Then sa Alpalan, sa ganito. So ako naisip ko ganito rin, ganito rin yung mangyayari, 'di ba? So lagi ko nilook forward yung mangyayari din sa team ko. 'Di ba? So 'yun, sa amin naman ni Alay, no, 'yun, mag-banding, 'di ba? Yun na 'yun, kasama na 'yun eh, yung man, 'yun yung nagiging time namin, 'di ba? So na-enjoy namin yon. And, ano pa ba? May kodig ako. Tapos yung ano, yung, di ba, 6 ways to earn, meron pa, no? 7 ways to earn nga siya, yung sa, ano natin, yung training banding natin sa Pansol, di ba, yun din yung pinakang masayang moment para sa akin, kasi magkakasama, sabi ko, itong team na to, no, kasya pa lang ngayon dito. So soon nasisikip na rin to dito na mas marami na, 'di ba? 'Yun lang upline. Yes. Alam niyo ba si Joms, ganyan lang 'yan, pero ano 'yan, tawag dito, sobrang na-appreciate niya yung mga ganong moment. Nahilig siya may pag-bonding. Kahit hindi siya nagsasalita, kahit mukha siya puno doon, sobrang na-appreciate niya yung mga ganong moments. Gustong-gusto niya yun. Yes, Alay, ikaw, what do you want to say? Yes, so di kami nag-usap, no, pero yun din yung favorite ko upline, yung sa Pansol, yun nga yung 7 ways to earn, na tinrate mo kami kasi kasama namin yung mga leaders namin. And yun din, ang saya nun, tsaka yung ano, pag sineselebrate namin, di ba, upline, syempre tinuro mo naman yun na parang celebrate na yung mga small wins. So, minsan, nag-celebrate kami pa kahit standard lang yan, premium plus package. So, yun yung mga favorite moment namin ni UpJM. And pag ano, pag nai-invite kami nung mga leaders namin dun sa mga important event nila. So, sobrang ano, kumbaga, sobrang sarap sa feeling kasi mas nakikilala mo sila, diba? And mas lalo mo nakikita or nami-meet yung family nila. So, for me, yun yung pinakamasaya with Empire.
Yes, 'di ba? So again, it's all about the people you're with. Yun yung pinakamasaya. Sabi nga nila, 'di ba? Some people stays in their job for 30 years not because of the pay, but because of the people they're with. So they're working with, 'di ba? So marami diyan talagang nagsistay lang dahil mabait yung ka-office mate niya, mabait yung boss niya, whatever. Pero ang maganda kay Ifern, 'di ba? Once you get the hang of, you know, having the right people with you, 'di ba? Masaya na siya yung mga kasama mo, maganda pa yung income, 'di ba? Ganun katitiyak dito kay Ifern. So, kumbaga, tawag dito, it's all about the people din, 'di ba? 'Yun yung pinakamasayang moment sa inyo, 'yun yung mga pinakamagagandang experience or pinaka-memorable sa inyo. But doing Ifern and handling Empire, ano yung pinaka-valuable lessons ninyo, 'di ba? Na natutunan niyo as a person na hindi mo natutunan sa labas, na maging na as a leader hindi mo natutunan sa labas na ganito pala dapat, 'di ba? Yung mga natutunan mo for the past almost na 3 years dito kay Ifern. Ano yung valuable lesson mo kahit isa lang? John. Ako apply na no. susunod yung dito no. Yung tao mapapasunod mo sila dito yung sa team mo dahil sa respeto, then sa resulta rin. Diba? Kasi ako sanay ako no sa labas na hindi ko naman siya natutunan. Sanay kasi ako na dati sa negosyo ko na sa bar, sanay ako magpasunod ng tao kasi may sweldo sila. Diba? So, dito iba. Hindi sumusunod ang tao dahil sinasweldoan mo sila. Diba? So, iba yung pagka nakinig sila sa'yo dahil alam nila na may respeto and meron talagang resulta na papakinggan nila. Diba? So, sabi nga, laging lead by example. Diba? Kasi, ano yun eh, ang laki ng difference sa labas kesa dito sa Ifern. Diba? So, and natutunan ko din dito sa Ifern na hindi ko natutunan sa labas, yung pahabain yung pasensya. Diba? Kasi maiksi ang pasensya ko, no? Para po doon sa mga ibang nandito, sa Spartans, hindi lang po talaga bulsa yung binago sa akin ni Ifern, hindi lang po yung buhay namin, yung ugali ko talaga na habaan yung pasensya ko. Kasi kahit sinapsak na magkakasama kami niyan nila Upline Jelly, na pag meron sa kanilang nakukulitan, lagi nila akong iniisip na isumbong mo kay Jones, di ba? Laging sinasabi nila, ititigil ang pagtibok ng puso niyan, di ba? Ganun lagi yan sinapline Jelly. Kasi ako sanay ako ng ganun. Yes. Sanay ako ng ganun, no? Kaya pinahaba yung pasensya ko na kailangan ganito dito, di ba? So natutunan ko siya na pahabain yung pasensya. Yan. So ako sobrang witness ako sa paghaba ng pasensya ni Upline Doms, as in, di ba? Sabi ko nga, ibang tao na Doms, hindi ka pa man sobrang duper like Zach Lopez levels, diba? Pero yung yaman mo is yung how you develop yourself into what Joms is right now. Diba? Malayo-malayo na dun sa nakilala kong Joms before na mainitin pa din naman yung ulo niya. Pero ano na yan? Sobrang layo na. Todo niya na to. Diba? So, ikaw naman, Alay, ano yung valuable lessons mo or lesson mo nung natutunan sa handling your team? Sa akin naman, Upline, siguro yung ano, syempre, di ba, wala naman perfect na team, wala din perfect upline, wala din perfect downline, so lahat tayo may mga challenges, may difficulties, so ang natutunan ko dito, no, pag may naniwala na sa'yo, dapat, yun na yung time na selfless ka na, dapat hindi mo naiisipin yung pain and rejection, kasi meron at meron sa ilalim mo na, alam mo yun, nangangarap na sila kung ano yung naabot mo. Diba? So, better na focus ka lang, no, sa lagi sa goal mo, and especially lalo na pag ano, may nag-join na sa iyo. 'Di ba? So, dapat selfless ka na. 'Yun lang, Upline. Tama. Dapat talaga ano 'yon, dapat term is tawag dito, wala ka nang karapatan kapag upline ka na. 'Di ba? Kapag upline ka na, wala kang karapatan magreklamo, wala kang karapatan mag-negative. Wala kang karapatan na magbilang kung ano yung effort mo. Because at the end of the day, may pinasali ka na. Diba? Alam nyo ba, maraming times na tawag dito na pwede na, sabi ko mag-shutdown kaya ako mga 1 month. Ganyan. Bala sa buhay nyo. Diba? Pero, hindi ko kasi matiest eh. Kasi nga,
may responsibility ako sa team. Ganon din po. Yes, ma'am. So, dito, may responsibility ako. So, kayo din, kahit isipin mo na isa lang yung downline mo, dalawa lang yung downline mo, at the end of the day, may downline ka, may naniwala sa'yo, wala kang karapatan na mag... dami nagre-react dito sa chat group mo. Wala kang karapatan na mapagod. Pwede kang magpahinga, definitely. Mali pala, wala kang karapatan mag-give up. Pwede kang mapagod and then you rest, pero wala kang karapatan mag-give up because maraming taong tumitingin sa'yo. And I believe, bago ka sumali dito, alam mo na ganun yung structure. Meron kang tao sa ilalim. Diba? So ako, just want to say, no, just want to take the opportunity to say that I am very proud of these two people na pinapresent ko sa inyo. Hindi po madali lahat ng pinagdaanan nila. Hindi talaga madali. Siguro kung ikaw yung napagdaanan mo yung pinagdaanan nila, baka i-give up ka na. Diba? Makapulamot lang upline. Baka wala. Baka wala talaga yung pinagdaanan mo. Diba? I mean, kung magpapalit kayo ng posisyon itong dalawang to, grabe yung pinagdaanan nila, but they're still standing. Diba? They're still here. They're still running the team, running the show. Diba? Not giving up because there's a lot of people looking at them, 'di ba? Imagine eh, 'di ba, yung sila yung pinaka-upline next to me. 'Di ba? Kung titingnan mo that they're next to me. So kung baga proud ako sa dalawang to kung paano nila hinandle. Hindi perfect definitely, 'di ba? Pero yung hindi pag-give up, it's a sign of success na. And konting na lang, 'di ba? Eh wala na, sabog na talaga to. 'Di ba? So anyway, last question o bago pa tayo magkaiyakan dito. Okay, how do you see yourselves together doing IFRN ending this year and 5 years from now? Ako, ano ba yung nakikita ko this year, no? Mas na-excite ako, no? Kasi dahil dito na yun na nga yung ginagawa namin yung plano ngayon, ano? Na na-excite ako na yung kung sino yung tao na magne-next sa amin. Diba, yung kung sino yung igugroom namin na tao, na leader, na yun yung magiging next para sa amin, no? And yung paglaki ng empire ngayon, mas excited pa kami na igugroom namin siya ng tama, diba? Then yung ano ba, relation ng empire, no? Mas malalim, diba? And yung nandun yung pagtutulungan, and na-excite ako yung ano, yung sa bawat isa sa amin sa team ng Empire, no? And 5 years from now, yung na-imagine ko na mangyayari and kiniklaim ko na, no? Tulad ng pinag-usapan natin dati, no? Sa nasa chat pa lang tayo, di ba? Yung tanda mo upline yung sa group chat natin sa Messenger na tayo yung magbabayar, mag-aagawan tayo ng bill sa restaurant and pag mag-meeting tayo sa bahay, mga naka-luxury car, no? 5 years from now, no? Ang Empire, ganun na din. Na pag nag-meeting sa bahay, may kanya-kanyang luxury car, and pagka yung sa bills ng restaurant, ayun, mag-aagawan na rin, di ba? So, ayun, sobrang excited kami din ni Upline Alive. Yes. Na lang, yung mga pinagkwentuhan lang namin dati, dati pag kumakain kami ng pork silog sa May San Juan, sa gilid ng Petron. Natatandaan ko yun, sabi ko dati, susunod, Joms, meron na tayong luxury car. Tapos di tayo dito kakain, 'di ba? Pero masarap rin yung pork silog, 'di ba? Pero yung mura na madumi pa. Mura na madumi pa. Yes, Alay. Ako din ba? So sa akin naman, no, siguro ending this year, mas maraming sub-team na, no, yung lalabas, no, under Empire, 'di ba? Kasi ngayon ang dami na din, 'di ba? So after 5 years, marami na kaming presidential director, 'di ba? Under sa team ng Naga, ng Superstar, ng Invincible, ng Barako, ng Limitless, 'di ba? So ako na excited ako after 5 years upline sa buong Empire. Yes. So syempre definitely this year, the ending this year or ending this half of 2021, pwede na si Upline Jones. Yun talaga yung goal natin. Hindi tayo papayag na hindi June matapos yan. Diba? Itatawid natin yung presidential director ni Jones. And of course, diba, yung MMC or FVP ni Alay. Dire-diretso na yan, diba? So, sasabay na lang yung gustong sumabay. Mangyayari talaga yan, Up Doc Lau.
sobrang excited ako. And of course, 'di ba, as we end tonight, 'di ba? Ano yung ma-advise mo doon sa mga members na nandito? And kung meron man tayong non-members, meron ka bang gusto sabihin sa kanila? Coming from someone who really started from nothing, from talagang gapang, until sa nagkaroon, nawalan, nagkaroon ulit, nawalan, nagkaroon ulit, hanggang sa tuloy-tuloy na. What do you want to share sa kanila lahat? Ayun, sa akin na gusto ko rin take yung opportunity na to na para magpasalamat sa team ng Empire, no? Sa bumubuo ng team ng Empire. Ayun na nga, sa Invincible, sa Naga, sa Barako, no? And syempre, no? Sa Warriors, no? And sa Limitless, 'di ba? Kasi kung ano kami ni Alay ngayon, no? Dahil sa buong grupo 'yon, hindi talaga namin siya nagawa mag-isa. Hindi namin kaya 'to. So dahil sa pagtutulungan nga, then sa effort, no? And sa pagtuturo mo upline, nangyari lahat ito. And para dun sa mga ano, para dun sa mga member and non-member, ano, be grateful. Diba? So sa ano yan eh, natanda ko yung sinasabi na mag-focus ka lagi dun sa blessing na kung ano yung nangyayari sa'yo, kasi yun yung ma-attract mo. Huwag dun sa problem. Diba? So enjoy mo lang yung journey mo dito kay Ivern. Huwag naman yung enjoy na magpapabanjing-banjing, 'di ba? So yung may ano, sabi nga iba yung active sa productive. 'Di ba? Mamaya kapatid, no? Ikaw ay laging nandito sa training sa MTS or sa lahat ng RBA. Kumbaga lagi ka lang natutuwa na may nakikita kang ganito. 'Di ba? Pero walang ano, walang ano productive, no? So walang kailangan, nandito ka lagi kang ano, productive ka. So hindi productive na may resulta kagad na may invite or kung ano man. Kung a-attend ka ng training na ganito or kung ano man sa lahat ng Spartans, no, make sure na dala mo lagi yung left and right mo. Yun lagi yung tinanim sa amin ni Upline Jelly na dapat make sure na lahat ng ating namang event, make sure na doon ang left and right mo. Diba? So, and para sa naman non-member, no, kung meron dito, ito na po yung tamang team para pasukan mo. Diba? Kasi baka ikaw talagang umayaw, kakukulit ng upline mo. 'Di ba? Kasi kung sa iba, no, naghahanap ng mga upline, dito ano, upline ng iniiwanan, 'di ba? So, ikaw ang magsasawa sa upline na ano ba nung upline 'to? Lagi akong kinokontak, pini-PM ako, matutulog na lang ako, 'di ba? So, talagang yung buong team na 'to, ang goal lang na payamanin ka. Kailangan lang gusto mo rin na yumaman at sabayan mo lang kami. 'Di ba? So, ayun, yun lang po yung masasabi ko. Yes. Tsaka itong team na to po, no, nag-stand na to ng test of time. Alam mo yun? Lahat na lang dapat ma-experience na. Experience na po namin. Kaya alam na po namin ang gagawin. Diba? Yes, Alay. Ayan, diba? So, sa mga non-member na nandito, grabe, may mga non-member nga tayo nandito, no? Gawin mo na si Ivern ngayon, diba? May mga invite yung mga from Bataan. Gawin mo na si Ivern ngayon, sabayan mo na yung taong nag-invite sa'yo. Dahil po, I'm sure, no, masipag ka naman po, diba? I'm sure, ginagalingan mo din po sa ginagawa mo ngayon, pero kamusta yung time and energy mo? Grabe, no? Time and energy talaga coming from 25 years old, diba? Masasabayan mo pa po ba yung anak mo sa mga pangungulit nila, di ba? So, better po for me, i-add nyo na po si Ivern dahil kagaya nga ng ano, kagaya nga namin, di ba? Si Ivern po kasi yung naging sagot sa lahat. Okay? So, kaya join Ivern na, di ba? So, sa mga member at leaders naman po na nandito, hindi ko alam, no, kung 8-5, kung 25-5, o maging 59-5 yung perang nilabas mo. Pero kung ano, kung may isang tao na naniwala sa iyo, eto na to eh, 'di ba? So ituloy mo na, 'di ba? Kaya nga ako nandito sa Bataan, New Line is the key, 'di ba? Narinig mo na, 'di ba? Yung lahat ng pinagdaanan po namin at yung pinagdaanan namin na 'yon, 'di ba? Ano 'yun eh, ibig sabihin kung ikaw member ka na matagal ka na, 2 years ka na or 1 year ka na, kung pinagdadaanan mo siya ngayon, ibig sabihin tama yung ginagawa mo. 'Di ba? Kaya ituloy-tuloy mo lang and don't stop po, no, until you're proud. Yun lang. May dagdag lang ako apply na, no, para sa non-member and sa mga member na nagsisimula pa lang. 'Di ba? So baka nag-iisip kayo na paano ako magkakaresulta, paano kaagad yung pag-invite ko. Kami ano, naging yung first month to second month namin naging madali para sa amin kasi hindi naman literal na madali, ano. Ang ginawa kasi namin dahil effective nga sa amin yung product. And maganda yung product talaga, ang ginawa namin, hindi siya family package ang kinuha namin.
'di ba? So ang ginawa namin parang corporate, parang barangay package nga eh, kasi bakit? Lahat talaga nakapwesto, mami ko, daddy ko, kapatid ko, tito ko, and tito ni Alay, tita niya, then yung baby namin, lahat sa pamilya namin, kapatid ko, pinesto talaga namin. So kaya po first month ko, kumita agad ako ng 122. So bakit po namin ginawa 'yon, yung corporate na 'yon, yung kumpleto kaagad? Kasi po, no? Resulta pa rin naman yung 122, 'di ba? Eh gusto ko na resulta para may pakita sa mga invite ko. So kaya po ganun yung nangyari sa amin, bumilis po yung resulta namin dito, no? Wala po kaming talo, bakit? Ginagamit po namin yung vitamins, ginagamit po namin yung produkto. 'Di ba? So kung ikaw nag-iisip na para magka-resulta ka agad dito, kung meron kang sapat na pera, no, hindi ka katulad ko na kailangan ko pa magbenta ng mga gamit sa bar para lang maka-join, no, kung ikaw meron ng extra diyan, ilabas mo na 'yan. 'Di ba? Makinig ka sa upline mo, hindi ka nang dadalhin sa mali. Ayun. Tama po, no? So, yung mga nandito, we have 146 participants. Siguro, I would say, no, na 80 to 90% of the people here, naka-family package po sila. And I think, no, I mean, hindi, yung iba, hindi agad. Yung iba, ongoing. Yung iba, pinangalanan lang isa, dalawa, tatlo, pitong account yung mga kapamilya nila. Pero I know definitely, no, 80 to 90% of the people here, pinesto yung buong pamilya nila. And I believe, no, wala namang nagsisisi. Kasi talagang ngayon, baka hindi mo naiintindihan yung family package na sinasabi, eh, gusto lang nitong kumitahin. Kumikita na po ako kahit hindi po kayo mag-family package. Ang sa akin lang po, no, tama yung sinabi ni Upline Jones, bakit grabe yung confidence namin na kung hindi ka pa naka-family package, mag-family package ka. Kasi alam namin kung saan siya papunta. Alam namin kung paano siya bawiin. So, alam namin yung ganda nung family package and kung paano mo siya ima-maximize. So, we will help you throughout, no? So, again, no, that's gonna be my last question for both of you, di ba? Siguro kung meron akong gustong, meron akong natutunan tonight, no? Is, of course, number one, humble down, di ba? Wala pong yumaman kay Ifern na matigas ang muka. Sa totoo lang po, no, lahat po ng mga leaders, hindi po kami perfect, no, hindi po, dumaan din po kami sa matitigas ang muka, pero promise po, napahamak lang po kami, or hindi lang kami kumbaga, mali lang kami ng mga desisyon nang hindi kami sumunod dun sa mga uplines, and napagkamalian na po namin siya, diba? So humble down, makinig, diba? Kasi pag nakinig ka dun sa mga taong naranasan na, 'di ba? Eh hindi mo na 'yon pagdadaanan, 'di ba? Yung mga bagay na iniisip mo pa lang, baka napagdaanan ko na or napagdaanan na ng upline mo, 'di ba? Makikinig ka na lang, 'di ba? Makinig ka lang, mag-humble down ka, 'di ba? Kung hindi kayo nagkakaunawaan, mag-humble down ka, magtanong ka, at the end of the day, wala ka dito kung wala yung upline mo. 'Di ba? So, 'yun yung sa akin. Secondly, of course, tawag dito, never give up. Diba? Talo ka pag nag-give up ka sa buhay. Diba? May baka isipin mo, darating ka sa point or baka nandito ka na sa point na to na ayoko nang mag-iFern because or hindi ko na gusto mag-iFern kasi mahirap pala, dami palang pagdadaanan, diba? Tawag dito, kumikita lang yung upline ko. Ako, hindi ako kumikita eh, diba? Ayoko na, diba? Pero alam niyo po, kapatid, no? Sa tagal ko na po kay Ifern, diba? Lahat po ng tumigil, sila po yung talo. Lahat po ng nag-give up, sila po yung natalo at naiwan, diba? So, never ever give up. Never ever give up dun sa reason kung bakit ka nandito. Diba? Kahit ano pa yung pinagdadaanan mo, kapatid, kung ang pinagdadaanan mo is tawag dito, something about pera, something about relationship, something that can be fixed. Lahat yan may solusyon. Diba? So, lahat yan may solusyon. Kailangan mo lang sumama sa tamang tao. Diba? At makinig sa damang tao. So, just like these two person, Upline Jones and Alay, no? They're an epitome of people not never giving up kahit gano'ng kahirap. Diba? Walang mag-give up, laban lang. Pag tumigil, walang mangyayari, diba? So, dire-diretso lang. So, lahat po tayo, no?
Kung ano man po yung pinagdadaanan, kung masaya, malungkot, lahat yan. Diba? Lahat po yan, together, kung sinasabi mo sa amin yung problem mo, kung alam ko kung paano kita tutulungan. Pero kung sasalilinin mo, eh talagang mahirapan ka, 'di ba? Kasi walang tutulong sa iyo. So, 'yun lang guys, no. Again, maraming salamat Upline Moms and Ally. For sure, marami pong natutunan ako. Today I was reminded to be grateful and to look back dun sa meron kami before, kung ano ba kami nagsimula, ano ba yung meron kami dati, and kung sino na kami ngayon, 'di ba? So, thank you so much. Any last words from Upline Moms and Upline Ally before we end the night? Ayan, no? Last word. Ayan. Lahat tayo ngayon, ano? Makinig lang ngayon kay Upline, no? Sabay-sabay talaga tayo magpa-apply high ngayon 2022 and mas nakaka-excite, 'di ba? Kasi ako kasi nakita ko yung event natin na Upline, no? yung ginawa natin na sa Starbucks, yung shoot ng Ignite Luxury Car. So mas na-excite ako na yung itong sa buong Spartans, no? This year, sino kaya yung makakasama na naman? Diba? Kasi nung nag-shoot kami nila Upline sa Spartans Luxury, 8 kami. Diba? So this year, naniniwala ako, naaabot na ng 20 yun. Yes, diba? Definitely. So kaya kapatid, kung nararamdaman mo na ikaw ay isa doon, diba? Sabayan mo lang kami. Diba? Yung energy ng bawat isa, maghawaan tayo. Diba? Magbitbitan tayo ng mga downline. Bitbitin natin lahat nung kaya. Diba? And ano lang, basta ano lang muna ngayon, huwag ka na muna magsabi ng kasi. Yes na lang muna. Yes Upline. Pag sinabing ganito, yes na muna. Kasi hindi ka papahamak talaga. Diba? Kasi masarap yung buhay na naghihintay dito kay Ipern. Diba? So natikman na namin yung sarap ng buhay. Gusto namin ipatikim sa'yo, kaya bilisan natin. Diba? Bilisan mo kapatid. Ayun, yun lang Upline. Yes, Ally. So sa akin, yan, no? Sa akin naman Upline, syempre gusto ko i-take tong opportunity na to say thank you Upline Jelly, no? Grabe, 'di ba? Karay matatapos na tsaka paiiyak, 'di ba? Grabe Upline kasi 'di ba, kami lang yung natira doon sa unang core mo, 'di ba? So kami yung kumapit, Empire yung kumapit, 'di ba? And look at us now, sobrang laki na po ng team natin. Sobrang laki na ng Empire, 'di ba? So ayun, 'di ba? Partida pa, 'di ba? Ang dami naming pinagdaanan, 'di ba? So kung ikaw, yun nga, yun din yung natutunan ko ngayon. Even kami natuturin po kami na talagang be grateful, no? Kasi ang dami naming pinagdaanan, pero imagine lumaki pa rin yung grupo. So kung ikaw, yung pinagdadaanan mo ang liit lang pala, 'di ba? Baka ngayon na feel mo ang liit lang pala ng problema ko, no, compare sa mga pinagdadaanan nila Up JM and Up Ally before. So alam mo na kung saan ka papunta, 'di ba? Ikaw na din yung kasunod na isa sa pinakamalaking grupo ng buong Spartans. Yun lang po, and thank you po sa lahat ng umaten ngayong gabi. Thank you. Siguro, it's 9:30. We're not gonna entertain any questions anymore. Feeling ko naman, madami na silang natutunan. And for sure, sobrang mababaon nila yun. Alam mo yun, again, ang sarap-sarap mag-MPS kasi kwentuhan lang talaga. And may matututunan ka talaga from real people and real people na may resulta. So, of course, abangan ulit yung MPS on the second week of May, and then of course last Monday of May naman, 'di ba? Another team naman yung tatanungin natin at i-interviewin natin kung paano nila napalaki yung grupo nila. Please wait for the next announcement. April 30 Hyper RBA, 'di ba? Si Upline Zoms and Upline Ally will be the host for the batch 1. So, Spartans, I invite everyone. It's 10 a.m. In the morning sa Metro 10. Diba? Wala pong entrance fee. I believe yung Sizzle, I will announce kung meron. Pero I believe pag Sizzle, wala yata. Tapos kapag sa May 1 po, diba? Again, ang pambansang ninang, Brian Boy with 3.5 million followers. Kung hindi po natin naiintindihan kung bakit po importante na nandun po tayo. Again, it's a conversation starter. Kung may kakilala ka na ayaw mag-networking pero makaka-relate siya kay Brian Boy, di ba? It's a conversation starter para i-connect mo yung iFern. Mako-curious sila,
bakit nandito si nandito yung isang influencer? Ano yung meron kay iFern? Again, we're, the company is doing this for us to have a common ground sa mga prospects natin. So, there will be photo ops kung gusto mo magpa-picture, 'di ba? And then of course, syempre, bukod kay Brian Boy, I would like to formally invite everyone na to support the May season, May Pag-asa Ka Pa kay iFern. 'Di ba? Bakit 'yun po yung title? It's May 1 Labor Day. 'Di ba? Marami po tayong ma-feature na mga employees before na naging successful. And of course, 'wag nating kalimutan our very own the most famous welder, 'di ba? Earning 2 million per month right now is gonna have his own Ken Talks after the Tomani Talks. 'Di ba? So kung ikaw, 'di ba? Ako, for me, if you're a Spartan, if you're part of Ignite, you have to be there and you have to see kung ano yung binago sa dating welder na ngayon is multimillionaire na. So I invite everyone on May 1, 'di ba, sa 2 p.m. po sa Metro 10, 'di ba? Please join us and makita mo na may pag-asa ka pa kay iFern. So again, thank you so much po sa inyong lahat, Upline Jumps, Upline Alliance, to the entire Spartans that stayed. 142 pa rin tayo ngayon. Empire, 'di ba? So congratulations, and again, it's gonna be a very good year for all of you. Hindi tayo titigil hanggat hindi mag-PD sa Upline Jump. Sobrang konting-konti na lang. Kailangan natin yung itawid bago matapos tong half year na to. So thank you so much, guys. Siguro picture na lang. John, sigaw na lang. Tayo muna. Upline, sige, picture mo na tayong tatlo. Yan, iFern sign.